Alright mga boss, so welcome back again sa inyo, no? So dito sa bago nating content, meron tayong tutorial na ituturo ko sa inyo kung paano. Siyempre gusto ko rin magkaroon ng mga content na katulad sa iba. Ayan, mga nauna lang sila, tapos ayan, naglagay na nga pala ako ng brake hose natin, ayan. So ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng brake hose. So King Drag nga pala yung brand ng brake hose na pinili ko. Bukod sa mura lang sa Shopee, magbagay din kay Mio Red kasi, ayan. So makikita nyo dito, naka-install na mga bossing, ayan, kay Mio Red yung King Drag na brake hose. So ipapakita ko lang kung paano install mga bossing, ayan. Tara, game na tayo. Alright mga boss, so ayan, natanggal ko na yung ilalagay natin na ano. Syempre kasi excited, 'di ba? Ayun, hindi maiiwasan. Pero ituturo ko sa inyo yung proper way na ngayon, dahil may bleeder bolt na tayo, ayun, yung caliper ko. Meron na siyang bleeder bolt para mai-bleed natin ng ayos, ayan, yung proper way. Kasi yung mga dati kong video ay walang bleeder bolt, kaya dito ako sa banjo bolt nagbi-bleed minsan. Alright, so ayan. Naibalik ko na rin sa stock hose. Tapos, ayan, simula na tayo. So, ang una mga boss, eto. Bubuksan muna natin yung reservoir natin. At iba na yung bolts ko dyan, ayan, alid na. Kasi laging nabibilog. So, kung lagi nabibilog yung mga stock nyo na ito, kasi yung stock natin, Phillips screw, mga boss. Tapos, minsan, mahigpit pa kasi minsanan lang buksan to, kaya nadudumi yan, naninikit. Hindi na mabilis buksan mga boss, kaya nag-switch na ako into Allen bolts. Tanggalin natin yung cap. So mga boss, bago ko nga pala tanggalin, ayan, pag natanggal nyo na yung mga kahan nyo, ilayo nyo ng maigi yung hindi tatamaan ng fluid, brake fluid natin mga bossing. Kasi nakakasira ng pintura yung brake fluid natin. So gamit tayong basahan. Una dito sa taas. Ayan, katulad ng mga ganyan. Katulad ng mga ganong senaryo, pwedeng tumapon yung brake fluid nyo. Pangalawa mga boss, dito naman sa tapalodo. Alright, tanggalin na natin.
So meron siyang yung pinaka-top cover, yung rubber. Dahan-dahan lang kayo pag tinanggal nyo. Alright, so check na natin yung loob. Dito sa loob, mga bossing, may makikita kayong stopper. Ayan, kung mapapansin nyo, tingnan natin maigi kung nakikita nyo. Ayan, kasi once na nagbe-brake kayo, may sumisirit dyan pataas. So yun ang iiwasan nyo kapag wala yun. Maaring tumapon sa mga kahan nyo at masira yung pintura. So ayan, magbe-bleed na tayo para matanggal natin yung lumang brake fluids. So dito naman tayo, mga bossing, sa caliper side. Ayan, master yung sa taas, ha, tapos caliper side. Magbe-bleed na tayo. So gagamit tayo ng hose. Ayan, yung kasyo dito sa bleeder bolt natin. Ayan. Pwede kayong tumabas dun sa may kahan nyo, ay sa may battery nyo, yung may hose dun, eh, para sa acid. Nakasya dito sa bleeder bolt natin. Yan, ito. Yan, yung bleeder bolt natin. Dapat kasya sa dyan. Tapos ako naman, pinipilit ko para intact talaga. Walang sisirit. Yan, ganyan. Okay na yan. Pero tanggalin muna natin. Sunod, mga boss. Sunod, kailangan natin ng lagayan. At ito, gagamit tayo ng syringe. Kapag nahihirapan ng bumaba yung fluid natin papuntang caliper, di ba naglagay ka sa master, sa reservoir, pag nahihirapan na siyang bumaba, ito na yung magiging tulong natin para malagyan niya ng fluid yung caliper. Alright. Tapos 8mm pampihit ng bleeder bolt. Pihitin ko na. Kapag naluwagan nyo na yung bleeder bolt, ipump nyo lang yung ano nyo, yung lever nyo. Ayan. Nakikita nyo, mga boss, may lumalabas na fluid dun sa may hose natin. So ayan yung maubos, mga bossing, para walang tumagas dito sa kahit anong parts natin. Sunod naman, mga boss. Ayan, kukuha tayo ng basahan. Higpitan ko na yung bleeder bolt, mga boss. Sunod, 12mm para dito sa banjo bolt natin. Ayan, yung sa akin naka CNC na. Kaya, pero same lang sila ng size. Alright, mga boss, pag paluwag ang gagawin nyo, dapat nakaharap kayo sa tornilyo. Ito, nakaharap. Tapos, pag once na nakaharap na kayo sa tornilyo, pakaliwa lagi ang paluwag. Sunod, mga bossing, meron siyang dalawang copper washer kabilaan. Ayan o. Kabilaan sila. Ito yung isa. Sunod, nandito sa kabila yung isang copper washer. Right. Pagkatapos, mawala na ng mga brake fluids, mga boss. Ito na yung hose natin. Tapos sa taas, meron siyang mga clip, tapos mga guide. Yan, pagtatanggalin natin.
yung dito wala na yung sa akin ng stock, kaya nakatanggal na. Pero meron siya dito, mga bossing. Ayan. Ito. Yung kanyang guide naman dito sa may T-pose. Tatanggalin natin. Tanggalin yung guide sa hose. Ayan. So, ito siya mga bossing. Yun lang yun. Pero gagamitin din natin to. Iibayin lang natin yung pwesto. Sunod naman mga bossing, akyat na tayo dito sa papuntang master. Ito. Meron siya dito yung mga guide. No? Parang alambre na bakal. Ayan. Iuusog lang natin para matanggal natin yung main harness. Tsaka itong brake hose natin. Ayan, so make sure na wala ng brake fluid para hindi mapunta sa mga kahan nyo. Ayan. Tapos, eto na yung pinakauli, yung banjo bolt dito. Again mga boss, gagamit tayo ng 12 mm. Ayan, dahil na tanggalan natin yung fluid sa reservoir dito, wala nang tutulo dyan. Alright, natanggalan natin yung stock na brake hose mga boss. Ayan siya. Alright, so ito na yung gagamitin nating bagong brake hose natin. Yan, King Drag yung brand. Ayan. Tumigas na siya kasi, yan, okay naman. Nagamit ko na siya ng mga ilang araw at same lang siya ng stock natin. Pero yung T-Bice, syempre yung durability, hindi natin alam kung hanggang kailan tatagal. Ayan. So, for the sake of the style, ayan, install na natin. May kasama siya ang bracket, ha. Ayan, ganito yung tsura. Alright? Kabilaan lang siya. Yung other end, medyo bend. Ayan. Tapos, yung kabila, parang straight siya. Ayan, straight lang. Alright, magsimula muna tayo sa taas. Ayan. Zoom lang natin yung bagong-bago nating camera. Napakalupit ng focus. So, ito na yun. Tapos, ito yung banjo bolt natin. Yung stock pa rin kasi sa taas hindi naman masyadong kita yung banjo bolts natin. So, on choice ko, mga bossing, ilalagay ko yung straight. Itong straight doon sa may master. Again, mga bossing, huwag kakalimutan ha. Yung dalawang copper washer na magkabilaan. Ayan. So sa pahigpit mga bossing, ratchet na gagamitin ko kasi hindi ko makokontrol yung lakas ng impact natin. Ibalik natin to yung guide na sa may neck.
Alright, so yun yung itsura mga boss. Yun, ganyan. Balik tayo mga boss. Dito na tayo sa baba. Alright, balik na tayo mga boss. Ito. So yung tinanggal natin na guide sa stock, ito gagamitin natin. Pero ibang rotation na siya. Pag ito na yung lagay ko. Bracket naman dito. Dito naman papasok itong kasama sa King Drag na brake hose. Reuse pa rin natin yung bolt niya. Yung original bolt nito. Ayan. Next naman mga boss, ayan na, yung pinakababa naman tayo, ito. So napili ko yung curb kasi, ayan, accurate siya. Kapag straight kasi mahirapan tayo. Ito na, bumili na ako ng banjo bolt, ayan, yung standard thread. Meron kasing pine thread mga bossing, kaya tignan nyo maigi. Kung hindi nyo man makakalas yung mga banjo bolt nyo muna, at hindi nyo alam yung mga sizes. Size 12 tapos hindi siya fine thread. Again, magkabila ang copper washer. Kasi ito yung magpe-prevent sa leak ng brake fluid natin. Kaya kailangan niya magkabila. Alright, so nakabit na natin yung brake hose natin na bago. Ayan, King Drag. Mag-i-start na tayo mag-bleed. Alright, so gagamit nga pala ako ng brake fluid. Ayan, kung ano-ano lang ginagamit ko. Pero kayo, meron naman yung mga Prestone, ayan, yung ibang mga branded. Alright, kasi ako bumibila lang sa mga shop. Ayan, gagamit tayo nitong Whiz. O, dot 3 dapat eh. Dot 3. Or dot 4, pwede yun. Alright, so, kaya gumagamit ako ng syringe mga boss, o yung pang-inject, yung pang-marinate ng manok. Ayan. Kasi para hindi na makalat. Pag yung mga random kasi na ganyan, kasi lalagay mo, medyo tumatapon yun. Alright, ayan na, kita nyo, hindi tumatapon, diba? Lagyan na natin sa reservoir. So, balik tayo kay Master, mga bossing. Ayan. Si Master nga pala to. Master Caliper. At mag-bleed na tayo. Pababain muna natin yung ano, yung brake fluid galing sa Master. Si Caliper pala to, hindi to si Master. Sorry. Mabay. Ayan. Papump ko lang. Tapos, buksan ko muna tong etong bleeder bolt. So, advice nga lang pala mga bossing, ingat-ingat sa pagpihit nito. Huwag masyadong sobrang sikip kasi hindi naman kailangan laging sobrang sikip ng mga bolt natin. Ayan. Kasi kapag sobra kayo magigpit, ayan, masisira yung thread.
Ayan. Sabay, di-check nyo muna yung master nyo. Dapat medyo wala siyang laman kasi paakyat yan eh. Papunta sa taas yung brake fluids natin. So, kailangan meron ding stopper yung nasa brake master natin kasi sisirik nga pataas eh. Alright, check natin yung ano natin, reserve kung marami ng brake fluid. So, ito siya mga bossing. Wala siyang laman kanina. Sobrang lapit. Ayan. Nagkaroon na siya. Umangat na yung brake fluid sa taas. Tapos, yung mga hangin yan, dinala ng brake fluid natin galing sa injector pataas. Tapos, dito na lumabas yung hangin. So, i-inject pa natin ng maraming brake fluid yung dun sa may bleeder bolt para wala na talagang hangin. Bali, ang goal mo lang naman talaga dito ay mawala ng hangin yung buong system natin. Ayan, buong mechanism ng caliper, hose to master. Ayan, para ipagtulak ng lever sa brake fluid, walang sisingaw. Pure na brake fluid lang yung umaandar sa loob ng system natin. Sara muna natin, tapos check natin yung reservoir kung puno na. Ito pa. Check na natin mga bossing ng walang cut. Ito, tara. Alright, ayan na. Marami ng laman mga bossing. Siguro pwede na muna yan. Ingat, baka tumapon. Yan, kalahati pa lang yung level. Lalagyan pa natin. So itong ano natin, yung injection natin o yung syringe natin, lalagyan pa natin. Alright mga boss, kita nyo, ayan, puno na yung reservoir natin dahil sa injection. Diba, ang dali. Tapos, tignan natin kung may resistance yung lever natin. Alright, so kailangan talaga mag-bleed mga bossing kasi walang resistance. Ayan. So, mag-bleed tayo, kailangan natin ng hose. Ganun pa rin, katulad ng dati. Pag naka-close na yung bleeder bolt, 5 pumps sa lever. 1, 2, 3, 4, 5. Sabay bukas. Tara. 5 pumps ulit. Hanggang sa tumigas na yung lever nyo at meron na kayong brake. Ayan, may resistance na akong nararamdaman dito. Ayan o, tigas na. Diba? Hindi na siya dumudulo. Game.
So dahil gusto natin ma-achieve yung parang stock na katulad sa stock na preno, yan, magbi-bleed pa tayo ng magbi-bleed hanggang makuha niyo yung gusto niyong tigas. After 5 na pump, may makikita kayong lalabas dito. So titignan niyo doon mga bossing kapag may bubbles, hanggang lumalabas yung fluid. Kapag may mga bubbles, bleed lang kayo ng bleed. Pero pag dire-diretso na yung labas ng fluid, yon, goods na yon. Alright mga boss, ito na oh. Ayan. Diba? Hirap-hirap na ako. May resistance na siya. Tapos, check nyo rin tong brake fluid nyo. Kasi pag naubos yan, tapos umabot sa pinakababa at nakahigop ng hangin, balik na naman kayo. Kasi meron siyang pumasok na hangin dun sa hose o sa mechanism natin. Magbi-bleed na naman kayo nyan. Alright, so i-bleed na natin ng maayos. At ayan na, makukuha na natin. Ilan na lang. Although, pwede naman din na to. Kaso medyo malalim pa. Para sa akin ha. Alright. Alright mga boss, lipat tayo ng angle para makita niyo yung lumabas yung fluid dito. Ayan. Pump tayo ng 5. Sa lever 1, 2, 3, 4, 5. Tapos bukas. Pakita niyo may lumabas. Ayan. Pump ulit tayo ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. One, two, three, four, five. So, tignan nyo maigi itong brake hose natin. Yan, inangat ko para makita nyo kung may bubbles. Alright, so walang lumabas na bubbles dito sa ano natin, mga bossing, sa hose natin. So, ibig sabihin, wala na siyang hangin dito sa buong mechanism ng braking system natin. Ayan. So, yun lang. Ganun lang kadali mag-bleed, mga bossing. At advisable ko rin gumamit kayo ng injection kasi sobrang dali. Sobrang mapapabilis yung trabaho nyo kapag merong ganun. So, tanggalin na natin. Ayan. Ito lang yung kalaban ko. Balik na natin yung cover ng bleeder bolt para hindi pasukin ng dumi at hindi manikit doon sa caliper natin. Kasi minakalimutan tayo, ayan. Sobrang excited kasi itong cover ng master natin. Tapos may isa pa akong tuturo para mas lalong lumakas yung preno nyo sa harap. So, ito naman yung isang technique. Kung feel nyo na sobrang lalim, mga ganyan, yung mga master nyo, tsaka yung lever, yun, lalim. Meron pa tayo isang remedyo dyan, mga bossing. Gagamit tayo nito, mga bossing, karton. Ayan. So, ito lang yung nakita ko na pwede. Kasi pwede mo siyang pakapalin. Ayan, bilot lang natin. Siguro pwede na yung ganito kakapal. Ayan, ayan, ganyan kakapal. So, ikakalang nyo siya dito. Ayan o. Sa may lever. Yung pantulak niya ng repair kit. Dito. Bago nyo higpitan mga bossing itong lever bolt. Ito. Try nyo munang i-testing kung gaano ka kalalim. So ito okay na to sa akin. Sobrang layo na ng pagitan nito. Hindi kasi ganito ako magano eh. Magpreno eh. So kapag nalalaman ko kapag mababaw yung preno, tatama siya dito sa dito sa ring finger ko. Ayan. Pero ito kaya niya no. Huwag din sobrang kapal kasi pwedeng mag-lock yung braking system nyo mga bossing. Kailangan may allowance pa rin siya. Oh. Meron siyang resistance. Ayan. Alright. So, ayan na. Okay na. Higpitan ko na lang to.
Huwag rin masyadong sobrang higpit tong lever bolt kasi pwede niya ilock tong lever natin. Ayan, dapat may play lang.